What's up, boys and girls in the A? So this is my top 5 tips para sa mga tulad nyo na work from home or nakatambay sa bahay para maging kahit paano productive naman yung buhay ninyo. Number 1, kung nahihihi kayo or nadudumi or gustong maligo in no particular order, pagkabangon nyo ng kama, gusto nyo magkampi, magdalmusal, mag-exercise, ayusin yung kama nyo or your morning prayer or whatever. Keep a routine. Keep that steady pace of routine. No? Makakabuti yung sleep. Maligo. Importante yung maligo. No? Para kahit pa paano, malinis naman kayo. But number 2, instead of Netflix, YouTube, or pirated videos, try to listen to audiobooks. Personally, yung ginagawa ko pag pumunta ako ng mga bookstore, pinipicturean ko yung bestsellers nila, and then punta ko sa YouTube, well, YouTube pa rin, and then typing audiobooks. You can do that, multitask, kasi for example, nagugas ka ng plato, prepare ka ng pagkain, or katrabaho ka yung mga simple task, pwede kang mag-play ng audiobook. So, you'll be surprised na marami siyang benefit, marami kang makukuha ang information, at the same time, nakatipid ka na rin, hindi mo binili yung ebook, same time, na-absorb mo yung gusto mong ipahayag ng author. Number 3, read books. Alam ko, para sa ilan, may nabasa ako tulad ko. Personally, comic books lang yung binabasa ko. I'm not a fan of your text-based books, but I find it really helpful na I make it a point na at least one book a month and then one audiobook a week. So, you'll be surprised, tataas yung vocabulary mo, pananaw mo sa mga bagay-bagay, makanit-kanit. So, it will always help you further not just your career, but your understanding of the universe. Number 4, if possible and if kaya naman, try working outside. Meaning, pag meron kayo maliit na bakuran or patio or terrace or kahit saan pwede kayong maarawan at some sort may napagsinayang exercise may hirap eh. So, personally, ginawa ko, meron akong standing shelf na nandun. I cannot afford standing desk. So, may gusto mag-sponsor, why not? Coconut. Standing shelf. So, basically, nakapatong yung laptop and then may keyboard. So, at least nakatayo pa. Then, you can level that one up. So, gawa ka ng standing desk outside ng bahay nyo. Pag hindi mula, at least na-around ka. Nakatayo ka pa, kahit pa na-exercise na rin nyo. If you have work that does not really require that much noise filtration or something, kung di naman kausap, kung di naman kailangan kahit marinig yung kailangan ng manok ng kapitbahay, dahil ng aso ng kapitbahay, pwede nyo i-try yun. Same time, kahit paano, makapag-exercise na rin kayo pag nakatayo kayo sa labas ng bahay. 5, keep track of your activities. So, mapa-expenses man yan, mapa-work, but for the other task, kinatrack ko siya per hour na na-spend pa. For example, sa work, sa hobbies, in prepping food, going to the laundry shop, yung mga ganun. So, basically, it's kind of fun looking at it at the end of the week or at the end of the day kung mas marami kang na-fulfill na task, much better. So, yun. Hindi man makatulong sa inyo or maybe you think you can give it a try, why not? So, again, this is Bros and Maren. See you next time. Thank you.